Guys, good day. So, we have a new blessing here. Mga nanganak na po yung inahin ko. Actually, pangatlong inahin ko na to na nanganak. Yung una is nalagay ko na dun sa brooder. Tapos pangalawa yun rin. Tapos ito yung kakapanganak pa lang. Actually, karton lang to guys yung ginamit ko, no? Snap ko lang dito para may space lang siyang pumasok. Thank God. At na lumabas na rin yung mga ano niya, anak niya. So, kukunin muna natin yung mga shell na wala nang laman para maging komportable sila, para hindi maging ano, maiksi yung ano nila, lugar na. So bukas lang sila natin kukunin, kasi yung iba bagong pisa pa, para ano, para medyo malakas-lakas yung mga paa nila, no? Yung iba nga 3 days pa nga eh bago sila kunin sa kanilang pugaran. So sa akin 2 days lang. Actually pwede naman yun. So yung iba, kayaan mo natin sila dito. Tapos yung iba is dito guys. Ito. Dito. Yan yung dyan alagay yung ako yung 8 days old, tapos dito naman yung 1 week old. At dito naman yung mga alagang baboy ko. Doon sa kabila meron din, at doon may dumalaga din ako. So, silipin muna natin dito. Tapos sila sa flash guys, so wala natin patayin. Na, ito lang guys, simple lang yung ginawa kong ano, pulungan. Ito lang guys. Anilagyan ko ng bedding na sa kahoy para skip pa paano nakakahukay sila, no? Parang nasa labas pa rin sila, at least nagagawa nila yung gawain, no, ng bilang manok, no? Tapos yung water nila mamaya papalitan ko to kasi dudumihan nila eh. Yan talaga eh. No, actually 9 heads lang to. 9 heads lang sila lahat. Sa kabila is 10 heads. So transfer tayo sa kabila. Sa kabila naman ito. Ito. Ito yung kabila. Actually dudumihan nila guys yung ano, ganito lang kasi yung diskarte ko. Kung paano magpalaki ng sisyo, no? Itong paraan lumanaki rin siya ng maayos kasi adong ko na itong ginagamit eh, yung ganit method ng pagpapalaki sa kanila, no? Una nilalagyan ko, pag umpisa nilalagyan ko ng ganito beddings para yun nga makakahukay sila, hindi sila pasukin ganyan. Mapapasukan sila ng ginaw, no? Pero pag gabi yung nanay nila is binabalik para maglimlim at hindi sila magiginawan. Yung nakakapasok na yung hangin para naman yung baho ng dumi nila ano, hindi mag-stay dito sa ano, pulungan nila, no? So yan lang guys yung idea ko. Actually sabihin na natin may mortality guys, hindi natin may iwasan yun kasi may iwasan natin, pero sa ito na kasi yung ano ko guys, yung nasanaya kong method sa pagpapalaki ng ano, ng
sisiu. Actually native lang to, guys. Kasi hindi ako mahilig sa sabihin natin ano, hybrid or let's say birasa, no? Yung pangsabong, hindi ako mahilig diyan eh. Una, kasi mahal. Mahal yung ano, yung sabihin natin maintenance ng ano, ng panabong na manok. So native yung napili ko. Kasi syempre pag alam mo na walang pera. Eh kung wala kang pera. Kasi may wala akong pera. Manok yung ano ko, ulam ko, 'di ba? Ganun, parang ganun. Tapos may pera talaga sa ano, sa pagmamanok, no? Na ipagbibili ko to ng 350, no? Per head, depende sa ano, depende sa laki ng ano ng manok. Tapos yung native is hindi gaano ano nagkakasakit, no? Parang sa lugar ko kasi dito mahangin. Parang immune na yung ano yan, yung katawan nila sa ano, sa ano tawag diyan, sa ulan man o init na klima dito sa amin. Tapos yung breed ng naalaga ako dito is hulo. Tapos ito yung pinakauna kong ano, yung pinakauna kong manok na dumating sa akin. Almost 3 years na. Ah, 2 years. 2 years na pala to. Darag to, guys, darag. Tapos ito naman yung ano ko, hulo, no? May liting kasi dito yung area ko, guys, eh. As you can see, guys, ito na lang pa ng improvement. So teka lang, sulitin natin yung alaga natin, dumalaga. Ito, guys, yung dumalaga natin na yung pangalan niya ay si Guapa. Napakalapad ng kulungan niya. May iba pa dyan, guys. At doon. Ano lang, guys. Nakakalibang lang kung marami kang hayop, guys. No? Na meron kang manok, o kaya baboy, kahit anong mang hayop na siyempre magkikitaan mo rin, lalo na pandemya ngayon. Kahit papano, guys, nakakahukay sila at may sinag sila ng araw. Kailangan rin nila yan, eh. Parang normal rin, no? Kahit sabihin na natin nakakulong sila, pero parang ano rin, hindi sila mas stress o less stress, sabihin natin less stress. Tapos yung dumi nila, guys, pwede mo nilang ano, ganyan na lang. Later on mag-ano rin, mag-develop rin yan sa beddings nila. Tapos next month na naman, dadagdag ka naman ng ano ng beddings nila. Parang sa ganun hindi bumaho o hindi umamoy, no? Yung ganitong way ko is okay, okay naman. Kasi yung serve. Dito sa ngayon, ito ang kasanayan ko. Sinan ng araw, ito may nakakahukay sila. Parang normal ito rin. Layo sa stress. Kung hindi sila stress, syempre walang medyo sakit. Tapos, yung 2 weeks old ko na, no, na sisiyo, syempre nilalabas ko na. No, nilalabas ko pag umaga. Pag maganda lang yung, ano, yung tempo, hindi maulan, sabihin natin ganitong tempo, okay na ito, pwede mo nilabas. Tapos yung nanay nila, stalian mo lang. Tapos pag alas 5 na, ibalik mo sila sa kulungan ulit, sabay ng kanilang ano, nanay, para may maglimlim at hindi sila ginawin. So I think, guys, that will be all. So if you haven't subscribed to my YouTube channel, just do click subscribe and don't forget to click the notification bell button para updated ka sa upcoming video na i-upload ko. So thank you for watching. God bless.
basket pa.